Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po na July 27, 2023 na kung saan sa ngayon ay tuluyan na nga po na nakalabas ang sentro ng bagyong si Egay dito po sa ating area of responsibility at tatawagin na po yan sa international name na Doksuri. Pero kahit na nakalabas na po ito ay patuloy pa rin na nakakaapekto ang trough nito dito sa ating bansa lalo na dito sa Northern Luzon, lalo na rin at patuloy pa rin itong pinapalakas ang habagat na patuloy po na magpapaulan dito sa ating bansa. At nagbabanta na rin na papasok sa ating area of responsibility ang kasunod po nitong bagyo at papangalanan po yan na Bagyong Falcon this coming weekend. Hindi naman po ito nakitaan ng landfall scenario pero patuloy nga po nitong hahatakin ang habagat. Hanggang next week po yan na magpapaulan ang habagat dito sa ating bansa kaya maging handa pa rin po tayo sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, particular na po dyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon, ang habagat ay nagpapaulan na sa malaking bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region, Western Visayas at nagdudulot rin ng mga kalat-kalat na mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Mindanao. At dahil pa rin po sa trough ng bagyong si Egay, ay nagdadala pa rin yan ng mga isolated rains na minsan ay may mga pagbugso ng hangin sa may extreme Northern Luzon, Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi ng Cagayan Valley, lalo na po dito sa northern part ng Cagayan. At mayroon pa rin pong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa may northwestern portion ng Ilocos Norte, sa may Bangi, Pagudpod, Burgos, Pasukin, ilang bahagi ng Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, ilang bahagi ng Kalinga, Abra, the rest of Ilocos Norte, Apayao, northern and central portion ng Ilocos Sur, sa may Gregorio del Pilar, Magsingal, San Esteban, Badayoyo, Burgos, City of Candon, Santa Lucia, Santiago, San Vicente, Santa Catalina, Lidlida, Nagbukel, Sinait, Suyo, Sigay, San Ildefonso, Galimuyot, Quirino, City of Vigan, San Emilio, Kabugao, Kawayan, San Juan, Santa, Bantay, Santa Domingo, Santa Cruz, Santa Maria, Narvacan, Salcedo, Tagudin, Cervantes, western portion of Mountain Province, sa may Besao, Sagada, Bontoc, Sadanga, Tadjan, Sabangan, Bauco at Batanes. Mag-ingat po tayo dahil mataas pa rin ang mga tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa western section ng ating bansa dahil pa rin yan sa pinagsamang trough ng bagyong si Doksuri at ng malakas pa rin po na habagat. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa pinagsama-samang epekto ng habagat at ng bagyong si Egay ay pinagbabawal pa rin po ang pagpalaot sa buong seaboard ng kanluran ng Luzon, buong seaboard ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon dahil ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 4 to 9 meters height. Kaiwasan muna natin ang pumalaot sa lahat po ng klase ng sasakyang pandagat sa mga may kulay pula po para makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. Tako pa muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!